everyone, nandito na naman ako, nagabalik ang inyong day ng summer, are you fabs? And for today's video mga kabi ay mag-unbox tayo ng aking nabiling relo sa SM Makati. Yun, yung ting laman niya. And yun. And mamaya sabihin ko sa inyo yung price. Kung magkano. Yan. Sorry. Sa box niya, andito naman yung mga... Ito nilagay yung resibo. Yung receipt. And... Yung price. Mamaya kasabihin ko sa inyo. And... Andito yung... warranty. Yung service center nila nasa Glorieta. Yan, time check service center, ground floor, 6750 building, Ayala Avenue, Makati City. Yan. 1 year warranty for machine, tapos 3 months sorry, for battery. Outer parts not included. Yan, kailangan natin ingatan dahil hindi kasama yung mga yung ibang parte ng relo na to sa warranty. Yun. Mm-hmm. Nabili ko siya sa second floor ng SM Makati. Yan. Mga kabay, ito yung presyo niya. Nagkakahalaga siya ng 15,000 pesos. And pero ang ginawa ko kasi dito, may cardigan. Wow. Kasi may promo sila nung last day na ng promo nila na may Metrobank card. May discount sila, 20% discount na. Tapos kung meron kang Smack. Yung pinaka-card ng SM, yung advantage card nila. So, yun. May 20% Smack exclusive na yung original price kasi nito is 15,050. Tapos, meron kang discount na 20%, so which is 3,010. O, di ba malaking bagay din yun? Ayan, kinard ko siya ng good for 6 months. Hindi masyado mabigat. May pang-cash naman ako, kaso nga lang mas maganda pa rin. Yung ginamit ko yung card dahil doon lang magkaroon ng discount. Tapos merong kang advantage card. Yun, so ang babayaran ko na lang is 12,040 pesos. So 3,000 plus is malaking bagay na yun. Diba? Tapos mga gabi, suotin natin siya. Yan. Maganda, pang mayaman. So, gagamitin lang natin to sa work tapos or pag nag-mall tayo, so hindi pwedeng sa labas lang dahil mamaya alam nyo na. ano po ni Michael Kors, kasi kilala siya, branded, ang ganda ng ano niya sa loob, ito yung nagustuhan ko talaga kasi parang ang ganda-ganda tingnan. Tapos nga pala magtatanong-tanong din ako sa mga pawn shop kung ano yung kung nasang siya, kung pawnable siya. Yun, magtatanong tayo sa mga M. Lowell year, ganyan, kung nasan la ba ito at kung magkano. Okay, and maybe next week yung update ko kayo pagka nagawa ko na yun. Okay, so that's all for today's video muna. See you again for the next vlog. Bye. Hello everyone, good evening. Well, ito nga pala ang continuation ng aking vlog. Di ba ang promise ko sa inyo ay magtatanong ako sa mga pawn shop kung napopon nga ba to na Michael Kors o hindi. Okay, pumunta ako sa mga pawn shop dito sa Makati, sa malapit sa akin. Ang una kong pinuntahan ay M. Lowell Year pawn shop. Nagtanong ako sa kanila, sabi ko, ma'am, kung pwedeng mapon itong ano ko, yung relo. Alam nyo guys, hiyang-hiya ako sa ginagawa. Nakakahiya pala magtanong, napapon nga ba ito o hindi. Nahihiya talaga ako, promise. Hiya ako. Ang sabi kasi doon, hindi sila tumatanggap. Okay? Sad to say, hindi sila tumatanggap ng Michael Kors. I mean, ng relo sa M. Lowell Year. Then,
After ko sa M. Lowell year, nagtanong ako sa Palawan pawn shop. Hindi din sila tumatanggap ng mga relo. Ang tinatanggap lang nila yung mga quintas, ganyan. Next na pinuntahan ko, Cebuana, Lowell year. Doon sa may Makati Cinemas Fair, sa may Walter Mart, nagtanong ako sa kanila. Then, ang sabi doon, hindi din sila tumatanggap ng relo. Okay? Tinatanggap lang nila yung mga quintas, ganyan. So, yun. Buti na lang, ang yung guard nila, bait, sabi sa akin, meron doon sa may second floor din. Eight miles naman. So, ayun mga kabe, pumunta naman ako sa 8 miles. Tapos nagulat ako, nung makita ko yung picture nila, may picture na si Miss Aubrey Miles. Tinanong ko yung nandoon, yung teller. Teller ba tawag doon? Sabi ko, Miss, ano po, ba't na si Miss Aubrey Miles yung nasa picture niya? Sabi kasi niya, yun talaga yung may-ari kay Aubrey Miles. Kaya pala, A. Miles Pawn Shop. Okay, then nagtanong ako sa kanila kung napupon nga ba itong relo na to. Good thing kasi napupon naman siya. Kaso nga lang, ang price nito kung naipon na ay nasa 1,300 na. Ang mahal-mahal, tapos pag napon mo siya, napakamura lang. Ang sabi naman kasi nung lalaki doon, kasi dalawa sila doon, ay tatlo para sila doon. Marami daw kasi lang i-display pa ng mga relo na naipon sa kanila. So, yun. At ang kagandahan lang sa kanila kasi hindi lang mga relo, mga bracelet, mga quintas ang pinupon doon. May nakita rin ako mga laptop, gadget, mga mamahalin, tapos basta mga relo naka-display doon sa kanila. Kumbaga, ano talaga yon ni Miss Aubrey Miles. Ayan, Miss Aubrey Miles, beke naman. Kung makikita mo to, shout out sa'yo, Miss Aubrey Miles. And may dalawa po silang branches. Ayan, ang unang branch po nila ay nasa Cubao, Quezon City. Then, ang pangalawang branch, itong nasa Makati Cinema Square. Nasa second floor po sila. Then, nagpaalam ako na picture yung ano, yung mga, ang tawag dito, yung mga gadget nila doon, yung mga apps. May mga cellphone din kasi silang tinatanggap doon. So, guys, kung gusto nyong magsangla ng mga gadget, cellphone, bisitahin nyo po sila sa kanilang dalawang branches. Kung nasa Cubao kayo, meron po doon sa Quezon City. Kung nasa Makati kayo, meron dito sa Makati Cinema Square. Okay? Then, after ko naman sa A Miles Pawn Shop, ay nagtanong din po ako sa RD Pawn Shop kasi meron kaming branch dito sa Makati. I mean, meron branch dito sa Makati ni Plus Sam ng RD Pawn Shop. Tapos, ang sabi niya, hindi rin sila tumatanggap ng mga watches. Then, after doon, umuwi na ako. So, nag-search ako online ng iba pang pawn shop bukod sa mga napuntahan ko. Then, ang nakita ko doon, meron Capital Pawn Shop. Nag-chat ako sa kanila, ganito, ganyan. Then, nag-send ako ng picture kung nasang laba tong MK na to. Then, ang sabi dun, ang reply sa akin, ang sabi niya, sa ngayon daw, hindi pa kasama yung Michael Kors sa listahan ng mga pwedeng isang lasa kanila. Pero, nung nabanggit ko kung ano yung mga brand ng relo na kanilang tinatanggap, hindi siya nagbanggit. Pero, matanggap naman daw po sila. Okay? Then, nag-message din ako sa Villarica Pawn Shop. Okay? Then, ang bilis nilang mag-reply, ganito ganyan. Kahit mga 6 PM na ata yun, nag-reply pa rin sila. Tapos, ang sabi doon, tumatanggap daw po sila ng mga watches. Pero, depende sa location. For example, puno na yung storage nila ng mga watches. So, hindi na sila tatanggap. At dahil sarado na mga 5 PM na yon, binigyan niya ako ng branch locator. Ganon, sabi niya. Binigyan ako ng branch locator kung saan maitawag ko sana kung tumatanggap pa sila o hindi. So, napakagaling naman ng Villarica Pawn Shop. Ayun, ang galing din nila kasi yung service nila ay naibigay nila sa mga customers. So, saludo ako sa inyo. Villarica Pawn Shop.
Baka naman. Joke lang. Ayun. Sa customer service, ang galing nila. Maraming salamat sa pag-asikaso sa akin to Jericho Pawn Shop. Then, ang sumunod kong message, Tambunting Pawn Shop. Tambunting naman, sabi sa kanila, natanggap naman daw sila pero hindi sila ang ibigay ng price online. Gusto nilang makita yung product, I mean yung item, actual dun sa mismong branch nila. Ayun. Then, pinuntahan ko naman siya kanina, yung mga branches nila. Yung mga branches na malapit sa akin, ha. Yung pumunta ko ng Villarica, ang sabi ni doon mismo, hindi sila tumatanggap. Pero, nung tinanong ko kung may mga other branches pa ba ng Villarica na tumatanggap, sabi nila, oo. Siguro, tama nga dun ang sinabi dun sa messenger, na hindi lahat ng branches tumatanggap. Maybe, puno na yung storage ng mga watches na meron sila. So, kaya, hindi na siya patanggap. Then, ang tambunting pawn shop na napuntahan ko kanina, hindi daw sila tumatanggap. Pero, may mga selected branches naman na tumatanggap pa rin ng mga watches. So, yun lang mga kabay. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog at may natutunan kayo kahit pa paano. At, para at least pag bumili kayo ng mga relo, alam nyo na kung saan nyo siya pwedeng may isang lang. Okay? And, advice ko lang, sana pag bumili kayo ng mga alahas, ganyan, mga burloloy sa katawan, piliin nyo yung mga paisang la nyo na yung value, tumataas yung value ng gadget or ano, yung mga kung ano man yan, kung maybe quintas, pulseras, ayan, relo. Basta, kung ako sa inyo, huwag kayong bibili ng relo. Bakit? Dahil hindi niyo siya may isang la ng mataas. Ito, 'di ba? 15,000. So, may isang la lang 'to ng 1,300. So, napakamura. Okay? Kung i-suggest ko lang na pagbibili kayo, yung mga mapapakinabangan niyo katagalan, okay? For example, alahas, quintas, ganyan kasi yearly tumataas yung ano niyan, yung value. Unlike relo, mga cellphone, napakababa. Okay? So, maging wise tayo sa lahat. At bago magtapos ang ating vlog, may shoutout tayo. So, mega mega shoutout to Riot for Gaming, okay? Mga kabay, kung hindi nyo pa nilike ang kanilang page, like nyo na po ang kanilang page para masubaybayan nyo ang kanilang mga laro. Okay, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. See you again next video. Ako nga pala ang nag-isang bay ng Samar. Are you fans?